Dahil pa rin sa high tide, ilang establishmento sa Dagupan City pinasok na rin ng baha. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, tatlong sunod na araw nang na-experience ang pagbaha sa ilang bahagi ng Dagupan City dahil na nga rin sa high tide. Mas malalim na baha ang sumalubong sa mga motorista sa bahagi ng intersection ng MH Del Pilar, Arellano at AB Fernandez Avenue sa Dagupan City kaninang umaga. Walang ulan pero mas tumindi ang baha dahil sa high tide. Apektado ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Pinasok din ng baha ang ilang establishmento. Ito na yung chance namin kahit pa paano makarecover ng pandemic. Tapos ganito pa, high tide. So yun, walang customer ngayon. Alas 9 ng umaga ang klase ni John, pero hindi agad makadiretso sa paaralan dahil sa baha. Kailangan pa niyang sumakay ng tricycle para maihatid sa gate ng paaralan. Doble ang gastos dahil bukod sa pasahe sa jeep, dagdag pasahe din sa tricycle. Hindi ko naman po in-expect na ganito kalalim dito sa downtown. Eh kahapon naman po, hindi naman po ganito kataas. Ngayon problema mo? Ngayon problema ko po. Pervasive po masyado. Ang hirap po talaga. Ayon sa CDRRMO, nasa 1.3 meter ang tide level sa syudad. Kahit walang ulan, basta tumapat sa nagkaroon tayo ng high tide, di automatic pumapasok na rin yung tubig dito sa atin kahit hindi siya umuulan. So, minamadali na ng syudad ang mga flood mitigation program katuwang ang mga barangay official. We have to make sure the floodgate is closed. And then we make sure that we operate the mobile pumping station para makatulong for the meantime. Karaniwan na sa umaga, nararanasan ng high tide sa syudad. CJ, dahil na rin sa na-experience na pagbaha, ay nanawagan ng health authority sa ating mga kababayan, partikular sa mga motorista at commuters na dumadaan sa bahagi nga ng AB Fernandez Avenue, Perez Boulevard, maging sa may MH Del Pilar, dahil karaniwan na yan yung mga nagkakaroon nga ng pagbaha dulot ng high tide na magdala na rin ng kanilang bota bilang protection na rin sa baha. As much as possible kasi dinidiscourage ng health authority yung pagsusuot o paggamit ng sleeper para maiwasan yung exposure sa baha, lalo na kung meron silang mga sugat sa bahagi ng paa para makaiwas na rin sa leptospirosis. Sa part naman ng city government, tuloy-tuloy din yung kanilang coordination sa iba't ibang mga barangay officials na nakaschedule na yung paglilinis sa Pantal River para maalis nga yung mga naipon at makakapal na water lilies. At syempre, yung paglilinis na rin sa mga estero o kanal. Tuloy-tuloy din ang coordination ng local government unit sa DPWH para maipahiram yung mga equipment na pwedeng gamitin para sa mabilisan nga na paglilinis ng mga drainage kanal. At syempre, yung dredging operation sa Pantal River para magtuloy-tuloy din yung agos ng tubig sa ilog. Si Jay? Jasmine, hanggang kailan possible na maranasan itong high tide sa syudad? Doon, CJ, sa forecast ng CDRRMO sa kanilang monitoring, until next week ay makakaranas nga ng high tide sa lungsod ng Dagupan. Hanggang Sabado, CJ, ang possible na tide level ay nasa 1.3 meter. Ibig sabihin, kung ano yung level ng high tide na na-experience kaninang umaga, ay ganun din yung may experience na taas ng baha hanggang sa Sabado. Pero pagsapit ng Linggo hanggang sa susunod na Linggo, by Tuesday, ay bababa na yan from 0.8 hanggang 0.9 meters, CJ. Jasmine, nabanggit kanina ni Mayor Belen yung floodgate. Naisara na ba? Tama ka nga dyan, CJ. Actually, nung Monday, nung nagkaroon nga ng high tide sa lungsod ng Dagupan, doon sa emergency meeting, na-discuss nga yung tungkol doon sa floodgates. Sa Dagupan City, merong 3 hanggang 4 na floodgates. Nakiusap ka agad ang city government sa DPWH na ma-turn over sa syudad yung operation ng floodgates. At kaninang umaga, CJ, around 4 a.m. hanggang 5 a.m. bago pa ma-experience yung high tide, ay naisara na yung mga floodgates, at karaniwang binubuksan yan kapag huhupa na yung baha para tuloy-tuloy na yan sa Pantal River, CJ. Okay, maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.